Masters Ray Santos again. And today mga choir masters and choir members, pag-uusapan natin ang tinatawag na key signature. Yan. Okay, ano ba tong key signature na to, no? So sabi dito, key signature in musical notation, the arrangement of sharp or flat signs on particular lines and spaces of a musical staff to indicate that the corresponding notes in every octave are to be consistently raised by sharps or lowered by flats from their natural pitches. Okay, so itong key signature daw, ito daw yung arrangement ng sharp or flats dito sa ating staff, sa ating musical staff. Anyway, mas may intindihan pa natin yan mamaya. Okay. Okay, sige, tuloy tayo. Okay, like for example, itong Ave Maria, no? So, ni Mr. Ryan Kayabyab, no? Okay, so kung makikita nyo itong isang flat na to, yan, itong flat na to is yung B flat. No? Kung mapapansin nyo itong flat na to ay nandito sa third line, no? Which is B flat, no? Or B. Okay, ngayon, ang ibig sabihin nito is lahat ng ating B sa buong pyesa na to, no? Sa entire piece, ay magiging B flat. Again, ulitin ko, lahat ng B ay magiging B flat. Yan ang ibig sabihin yan. Yan ang ating key signature. Okay? Now, kapag ikaw ay merong isang flat sa iyong key signature, no? Which is B flat, ang ibig sabihin po niyan ay kayo po ay nasa F major. Yan, ulitin ko ha. Pag meron kang one flat, no, sa iyong key signature, ang ibig sabihin po nun kayo po ay nasa F major. Yan yung key mo, F major, no? Okay, so tuloy-tuloy tayo. How about this? Tingnan nyo po itong pyesa na to. Meron siyang tatlong flats. B flat, E flat, and A flat. Okay? So yan po yung tatlong flats niya. So ang ibig sabihin po niyan, lahat po ng B, lahat ng E, lahat ng A ay magiging flat. No? Magiging flat sila. So, B flat, E flat, A flat. Okay? Dun sa entire piece na yon. Okay? So, yan po yung ating key signature. Okay. By the way, kapag meron kang tatlong flats, ikaw naman ay nasa E flat major. Yan. E flat major. Okay? Okay. Sige, tuloy-tuloy tayo. Okay. Okay, ito mas maiintindihan natin 'yan dito sa table na 'to, no. Okay. Pero bago ko i-discuss 'tong table na 'to, no. Kapag ang ating key signature ay walang sharps, walang flat, 'yun po ay ang key na 'yon ay nasa C major. 'Yan po yung kanyang key, C major. Kapag wala po sa pag wala po siyang sharp and flat, no? Okay. Now, kung makikita niyo dito, let's have the sharp first, no? So, meron tayong isang sharp dito, which is F sharp. Ang ibig sabihin po niyan, tayo ay nasa G major. Yan. Kapag tayo naman po ay may dalawang sharps, no? F sharp and C sharp, tayo po ay nasa D major. Yan. Kapag tayo naman po ay merong three sharps, F sharp, C sharp, and G sharp, tayo ay nasa A major. Okay. Pag four sharps naman, tayo po ay nasa E major, no? So F sharp, C sharp, G sharp, and D sharp. Kapag five sharps naman, tayo ay nasa B major. Okay? F sharp, C sharp, G sharp, D sharp, and A sharp. So yan yung B major. Okay. Now, kapag meron naman tayong six sharps, no? So, tayo ay nasa F sharp major. So, ano-ano yung ating mga sharps? So, F sharp, C sharp, G sharp, D sharp, A sharp, and E sharp. Okay. And then, next is seven sharps, C sharp major naman tayo, no? So, ano-ano yung mga sharps natin? F sharp, C sharp, G sharp, D sharp, A sharp, E sharp, and B sharp. Yan. So, yan yung ating mga
key signature kapag sharp ang pag-uusapan. Ngayon, ang susunod na tanong is, kailangan ba memorizein namin lahat yan? No? Okay, so hindi naman natin kailangan talaga siyang i-memorize lahat. No? Gusto ko lang tandaan nyo itong sentence na to. No? Okay, so go down and eat before father comes. Okay, yan. Ulitin ko ha. Go down and eat before father comes. Yan yung ating sentence na natatandaan. So, tatanong nyo sa akin, para saan yan? Okay, yan po ay para malaman natin kung ilang sharp tayo meron sa isang particular key. So, for example, pag sinabi natin, ilang sharp ba tayo meron dyan sa A major? Halimbawa, gano'n, no? So, bigkasin lang natin. Go, down, and. So, ibig sabihin, meron tayong tatlong sharps dyan sa A major. Kasi go, down, and. Okay? O, baliktarin naman natin. Ano nga bang key yung ano, merong four sharps? So, bigkasin natin. Go, down, and it. So, E major. Kasi natapat siya sa it. Go, down, and it. So, E major yung merong four sharps na key signature, no? Okay? So, I hope nakuha nyo kung paano gamitin yung sentence na yon, no? Okay. So, next naman na tanong natin. Ano-ano yung mga sharps na yon? Paano natin malalaman? So, alam ko na nga, yung E major, meron siyang four sharps. Kasi go, down, and it. Alam ko na four sharps siya. So, paano ko naman malalaman kung ano-ano yung mga sharps na yon? Okay, ganito po yon. So, ang batayan natin is the F sharp. Yan ang unang-una nating huwag kalilimutan. Yung first sharp, which is F sharp. No? Ngayon, para malaman natin yung susunod na sharp, bibilang po tayo ng lima pataas mula po dun sa huling sharp. So, halimbawa po, kung ang ating sharp dito is F sharp, so bilang po tayo ng lima pataas. No? F, G, A, B, C. So, C yung susunod na sharp. That's why, kung makikita nyo, yung D major, two sharps, ang sumunod na sharp niya is C sharp. Yan. So, again, bilang ulit tayo pataas. Okay. So, C sharp. No? C sharp. C, D, E, F, G. G sharp. Kaya pagdating dito sa A major, meron na siyang G sharp. Kasi yan yung lima na binilang natin from C sharp or C. No? Okay? So, ganun naman ang pagkuha ng mga sharps. No? Okay? Okay. So, sana naunawaan nyo. No? Okay. So, tapos na tayo sa sharp. Ngayon naman, punta naman tayo sa flat. Okay. Halimbawa, no? So, flat naman tayo. So, kung makikita nyo, pag meron tayong one flat, meron tayong F major. Yan yung kanina. Sample natin kanina doon sa pyesa ni Mr. Ryan Kayabyab. So, F major naman. Okay? Next is, pag dalawang flats, B flat major. Pag tatlong flats, E flat major. Okay? Okay, tuloy-tuloy tayo. Pag apat na flats, A flat major. Okay? Pag limang flats, D flat major. Six flats, G flat major. At seven flats is C flat major. Okay? So, paano naman natin malalaman kung ilang flat flat tayo meron, no? And at the same time, anong particular key yun? So, ito naman yung sentence natin para dito sa flat, no? Okay, pakisulat natin to, ha? Fat boy eat apple during good climate. Ulitin ko. Fat boy eat apple during good climate. Okay. So, paano ang paggamit yan? Parang ganun din yung ginawa natin sa sharp kanina. So, for example, ano ba yung key na meron dalawang flats, no? So, bigkasin mo lang, no? Fat boy. So, ikaw ay merong B flat major, no? Nasa B flat major ka kung meron kang dalawang flats. Kasi fat boy. Okay? B flat major. Ngayon, pag pinagbaliktad naman, ano nga bang key yung merong tatlong flats? So, bigkasin mo ulit. Fat boy it. Kaya E flat major, no? O kaya sabihin natin ilang
ilang flat nga ba tayo meron sa A flat major? Bawa gano'n, no? So, bigkasin mo ulit. Fat boy eat apple. O, tumapat sa apple, kaya A flat major. Kaya A flat major, meron kang 4 flats. Yan. So, gano'n din ang paggamit. Now, paano naman natin malalaman kung ano-ano tong mga sharp and I mean tong mga flat na to, no? So kanina kung sa sharp bumilang tayo ng 5 pataas, ngayon naman bibilang tayo ng 5 pababa. Okay? So sa flat, ang tatandaan natin dito is yung B flat. Yan yung ating batayan. Kanina, ang batayan natin sa sharp is F sharp. Ngayon naman ang batayan natin dito is the B or B flat. Okay? So bilang tayo 5 pababa. Okay? So B A, G, F, E. So, dapat ang susunod na flat natin ay E flat. Tingnan natin. So, pagdating ng B flat major, ayun, E flat nga ang sumunod. Okay? And then, bilang ulit tayo pababa. E, D, C, B, A. Yun. Kaya pagdating ng E flat major, meron na tayong A flat major. Or A flat. No, sorry. A flat. Okay? Okay, and so on. So, yan yun, no? Okay? Okay. Pero ang susunod na tanong, no? Paano ba talaga natin malalaman kung nasaan kitayo? So, ito yung mga steps kung para malaman natin kung nasaan kitayo, no? Okay, una, number of sharps and flats. O, yan yung ginagawa natin. Kailangan bilangin natin kung ilang sharp and flats tayo meron, and then malalaman na natin kung anong kitayo. Pero of course, huwag tayong pakatiwala doon. Huwag tayong pakatiwala na G major agad yan. Or C major or E major, no? Ito yung susunod na step. Tignan natin yung last note. Okay? Kapag tayo ay nasa, alimbawa, meron tayong isang piece note and then meron tayong isang sharp. So, ibig sabihin nasa G major tayo. At pag tinignan natin yung last note niya at nakita natin na G rin yung last note, ibig sabihin nasa G major nga tayo. Okay? Pero kapag halimbawa meron kang isang sharp, so ikaw ay nasa G major, di ba? At pag tingin mo dun sa last note, hindi G yung nandoon. Aba, eh mag-isip ka na, no? Tignan mo mabuti, pakinggan mo mabuti yung pyesa. And then last one is play the piece. Laruin natin yung piece or tugtugin natin yung piece, no? Doon natin malalaman kasi kapag nasa minor 'yan, nasa minor key, ano ang sound yan? Medyo nakakatakot or malungkot, no? Pero kapag yan ay masaya, nasa major yan. Okay? Nasa major key. Okay, sample tayo, ha? Okay? Sample lang tayo. Okay, so sample muna tayo, no? So, ito, Panginoon Maawa Ka ni Father Manoling Francisco. Tapos, arrangement ni Francisco Z. Reyes, no? Okay. Kung makikita nyo, yung key signature natin dito, simula pa lang makikita mo na malinis, walang sharp, walang flats. So, isipin mo kaagad C major yung piece, no? So, tingin muna tayo sa ating last note. Ang ating last note dito, itong bass, no? So, ito po ay wala sa C, nasa A, no? So, ang ibig sabihin po nito, tayo ay wala sa C major. Tayo po ay nasa A minor. Yan po ang ating key. No? So, ano naman po yung A minor? So, next time, pag-aaralan natin yung relative minor. No? So, mas maiintindihan nyo. Pero sa ngayon, gusto kong maintindihan nyo, wala tayo sa A minor. Wala po tayo sa C major. Tayo po ay nasa A minor dahil yung last note niya po ay A. No po? Okay? Now, kung mapansin nyo po, pag ito tinugtog nyo po, no? A minor, yan po ay medyo malungkot. No, malungkot po 'yan. So hindi po siya talaga major key. So ito pong key na to is nasa A minor. So sundin po natin yung step, no, kung paano po tayo mag-identify ng key. Bilangin po natin yung sharp and flats, number 1. Number 2 is tignan natin yung last note, and number 3, let's play the piece. Okay? Okay, sa mga choir master and choir members, sana naiintindihan nyo ang maikling video na to. God bless and bye-bye.